Ngayon, ilalagay natin ang onion. Isang onion. By the way, ang ating pork nga pala ay isa't kalahating pork giniling. Naman, ilalagay natin ang carrots. So, nasa inyo po kung gano'ng karaming carrots ang ilalagay. Pwedeng isa, pwedeng dalawa po. So, gayatin natin para hindi naman po mabilaukan yung ating kakain ng lumpia. Susunod na po ang ating susunod na ingredient ay kinchay. Ayan. So, again, hollow is the key. Ating haluin. At ito ang ating sikreto. Special nga, di ba? Kaya may cheese ang ating lumpia. Para cheesy. And then, huwag natin siyempreng kakalimutan ng mga panlasa. Andiyan ang ating paminta. Lalagyan na natin siya ng paminta. Pagkatapos natin haluin. Siyempre, ang kailangan natin dito ay yung durog na paminta. Ayan ang ating... At ito pang sikreto ng mga tibo. Alam niyo ba na walang measurement sila? All is about tantiometer. So, tantya-tantya. Kanya-kanya kasi ano yan eh. Let's just respect their ano. Ganyan lang naman ang buhay natin eh. It's a matter of respect. So, iyon. As long na masaya sila habang naguluto, magre-reflect ang lasa niyan. Magiging masarap din. Ang dami kong sinabi. Sige, halo-halo. Make sure na well-blend siya. Ayan. Okay. And then, proceed tayo sa next step, ang ating pagbabalot. Pahingahin natin siya mga at least mga 30 minutes bago natin haluin. Tayo'y magbabalot ng lumpiang titibo-tibo. So, ihanda natin ng water. Siyempre, ang lumpia wrapper. Yung small na yung binili natin para hindi na natin nahatiin. So, yung tama lang. Depende po sa inyong laki. Sabi nga sa inyo, it's a matter of respect, special ng mga tibo. Kaya yan ang trip nila. Kaya, ganyan pong kalaki ang gagawin natin. So, diretso lang natin ang pagbabalot. So, tantiometer pa rin. So, maganda rin yung small kasi hindi mo na siya hatiin. So, ganyan-ganyan. Lagyan natin ang tubig ang mga gilid para hindi lumabas pag pinirito na natin siya. Water. Yung iba nilalagyan pa ng flour pero no need na. Maganda naman ang pagkakabalot niya. Dahan-dahan ang ating paghihiwalay. Yan. Handle with care. Yan. Please subscribe, like, and share sa aming future videos. Marami pa tayong i-share ng mga cooking videos para, hindi lang para sa mga tibo, para sa lahat syempre. Balutin natin ang natitira pang lumpia. Siyempre, naghugas ng kamay ang nagbabalot. So, ito yung ating lumpia.
Ayan. Make sure na mainit ang ating mantika. Kasi pag sisara natin is medium cooked. Para hindi naman iwasan natin ang pagkasunod. Huwag natin masyadong i-overcrowd yung kawali. Kasi hindi siya kawali, casserole. Para talagang deep fry siya. Yan siya. Make sure na hindi overcook. Yan siya. Tama lang. Ito ang ating lumpia. Lumpia ng tibo-tibo. Siyempre, hindi makukumpleto ang ating lumpia pag hindi natikman ng tibo. Kailangan matikman siya. Okay. Titikman na siya ngayon ng tibo. Tibong-tibo talaga siya.